So ito na ang ating unang hirit sa tag-init. Isipin ninyo ang bahay ni Gabby Garcia. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel! Yehey! And today ay nandini ho tayo sa Gem Tropical Game Resort dito sa Lobo, Batangas. At titignan natin at itutur ko kayo sa kanilang buong resort. So let's go guys! Tara! Samahan niyo ako! We are now here at Gem Tropical Game Resort. So ito ang daanan papunta doon sa beach. So ito ang dagat at pababa siya. So along the highway. Okay, pababa tayo ng hagdan. So dito magkakatabi yan, itong Coral Sand at saka yung Gem Tropical Game Resort. So magdadaan tayo doon sa Coral Sand, makikidaan tayo sa kanila. Welcome to Gem Tropical Game Resort! Tulang ng choreography! So ito yung view pagpasok ninyo. Makikita nyo agad yung tatlong tea hut at teepee hut. Yan dito. Tapos merong kubo. Then yan, kwarto din yan. Yan tatlo na yan. Ay, apat actually. Apat kwarto yan. Tapos meron sila ditong common toilet and bath tsaka kusina. With free utensils na yan pag inyong gagamitin. So ito yung kanilang isang kwarto na kasya ang dalawang tao. Yan. So doon tayo nang galing kanina sa taas. Yan po ay highway. At bumaba tayo papunta rito sa beach o sa resort na to. Kung kayo ay may kasama ng mga merong EDAD o nahihirapan ng maglakad, ay mahihirapan lang po kayo silang dalhin dito. Dahil masyadong matarek o mataas itong lugar. Masyadong mababa, I mean, itong resort nila. So meron sila ditong kubo na kung saan pwede nyong iset up yung inyong video, okay? Ayan, pwede kayong mag-rent ng karaoke sa kanila. Ayan. Nagpe-prepare na sila para sa kanilang TikTok. May mga production number. Oh, see? So, ito yung kanilang dagat at medyo mabato, hindi katulad doon sa isa natin napuntahan sa Raysam na medyo pino lang yung bato. Ay, yung buhangin dito, mabato talaga yung dagat nila pero hindi naman sobrang bato na talagang masakit sa paa. So, tama lang yung bato. Tama lang talaga. No? Yan, sabay kayo. Kuya, ano, kuya, kuya, baliktad yung ano, paddle mo, baliktad mo. Meron sila ditong kayak. Ay, wag, nerd! Ay, nakakapagod pala itong kayak na to at sakit sa kamay. May, at sakit sa arms. Open arms. Wow, sakit. Yeah. Sakit. Sakit. Magbato talaga, sabi sa'yo.
So ito, meron ditong mga bato-bato. Yan, pwede kayong mag-picture dyan. Diba? Pwede kayong maupo dito. Yan, tapos manguha kayo ng mga corals. Yan. Mga bato. Yan. Resort na to ay pet friendly. So pwede nyo isama yung inyong mga fur babies, yung inyong mga alaga na aso, pusa, yan, pwede dito. At tuwan-tuwa nga ang mga doggies namin dito sa beach kasi for the first time ay makakapag-beach sila, di ba? So itong resort na apat na to na magkakatabi ay sa magkakapatid. So hati-hati ang magkakapatid na yun na apat. Kaya magkakatabi itong resort na to. Sabi ni Kuya, yung may-ari o yung kapatid o yung isa sa may-ari nitong resort dito. Morning guys, today is our day 2. Ah, tignan nyo naman ang dagat. Sobrang low tide kahapon, akala ko low tide na yon. Hindi pa pala, may ilo-low tide pa pala to. Tignan nyo naman. So sabi ko naman sa inyo, pag kayo ay nasa Batangas, usually, ang mga dagat talaga dito ay mabato. Ayan. Katulad ngayon, di ba? Nakikita natin yung bato. Ang tawag dito ay Streptus sinitetus. Sumo para makita nila ko. Ito ang utak ng karagatan. Diyan mo makikita ang mga teorya o haka-haka kung tawagin na totoong may buhay ang dagat. Bakit? Dahil ito ang nagpapatunay. Ang Streptus sinitetus o utak ng karagatan. At dagdag kaalaman mga kaibigan. Alam nyo ba ang lugar na ito ay napapalibutan ng masasamang mga bagay? Bulag na lamang ng batong ito. Ang tawag dito sa batong ito ay stone leptospirosis. Kumbaga, kapag ayan ang nahawak mo sa iyong sugat, tsaka ikaw ay mamamatay. Maraming salamat. Tsaka masasama talaga yung bato kasi pag pinambato mo yan, masakit. Natawa loko. Ako po si Diwatang, may-ari po ng Paris Overload. Let's go! You're my little putain. So I'll give a hoot what you do, say girl. I know you a little too tiny. So meron sila ditong water activity, pero hindi dito mismo sa kanilang beach. So mga 7 minutes o 7 to 10 minutes yung biyahe papunta doon sa lugar nung mga water activities nila. So ayan, tabi-tabing resort ito. Apat na magkakatabi. So ayan. Ang papunta doon sa water activity. Ilang minutes mula dito? Almost 3 kilometers. So dito yung kanilang water activity. Ayan. Lahat ng water activities na ino-offer nila ay nandito. Ay, ito yung jet ski. So yan yung mga water activities nila. At in fairness, mas maganda dito, yung mas maganda yung tubig. Oh. Madali ah, game.
1, 2, 3. Isa pa. So ito na ang ating unang hirit sa tag-init. Sana masundan ulit. At makapag-swimming pa tayo. 10 tao ang kasya dyan sa banana boat. So pwede kayo mag-request dito kung drop or no drop. Ayan. Pero mas maganda air drop para mas malinaw. Medyo malakas ang alon kaya naman Diyos ko. Let's see kung hanggang saan tayo aabot. Pagka dinadrop saan ang ano, dito sa tapat? Okay. Okay. May kukuha naman, di ba? May... Talangoy! Totoo? O, wag na! Ano ba? Lalangoy lang? Ayoko! Hindi na ako! Bye! Take care! So, na-survive natin ang banana boat kahit medyo masakit sa ulo yung pagkakadrop. At ang sakit sa katawan, Diyos ko, grabe. Kanina, nasabi ko na ang layo nito ay mga 10 minutes doon mula sa resort natin pinuntahan. Dito talaga nila ino-offer o dito nila ginagawa yung kanilang mga water activities dahil hindi nga gaano mabato. Dahil pag doon daw ay masisira yung kanilang mga equipment dahil masyadong matatalas yung mga corals o yung mga bato doon sa resort na pinuntahan natin kanina. Guys, ang ganda talaga dito. Tignan nyo. Ang ganda ng tubig. Blue na blue. So kung kaninang umaga ay low tide na low tide, ngayon naman medyo may laman na yung dagat. May laman talaga, no? Medyo matubig na. Tanghali tayo dumating kahapon, tanghali tayo aalis ngayon, same ng level ng tubig. So paggabi, mataas ang tubig, pagka umaga, mababa, pagka naman tanghali, tama lang yung tubig. Tapos yung ibang resort dito, ito katulad nito, meron silang mga balsa, tapos may mga bangka, ito, di ba? So ito yung maganda, o, yung isang maganda. Sa likod pala, ito, Isla Verde. At sa likod ng Isla Verde, yun yung Mindoro, papunta ng Puerto Galera. Tapos, dito sa may lugar na to, itong area na to, sabi nung doon sa may water sports activity, yung pinag-activityhan namin ng, pinag-water activityhan namin, ito raw bahay na yan, yan, ay kila Gabby Garcia. Sabi ko, paano naman nila nalaman? Nalaman daw nila yon dahil nasakay na nila si Gabby Garcia. O, di ba? Isipin ninyo, ang bahay ni Gabby Garcia, katabi niya ni Gabby Concepcion. Diba? Oh, ayan, meron din mga souvenir. Ito po si Nanay, ano po pangalan niya, Nanay? Marlin. Si Nanay Marlin. Siya po ang may-ari ng Gem Tropical Game Resort dito sa Batangas. Thank you po.